Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman po tayo magbabalik at magdidikod po sa isang video na naipadala sa atin. Isa pong treasure site na mula po sa Mindanao. At atin po itong ididikod sa abot po ng ating makakaya. At kung mayroon din po kayong alam, pakicomments na lamang po sa ibaba upang makadagdag at makatulong sa ating mga ka-treasure hunter na kung saan nangangailangan ng kaunting tulong sa pag-a-analyze sa mga sekreto po ng mga Japanese Imperial Army na ibinaon dito po sa ating bansa. Sa videong ito ay atin pong pag-uusapan ang ilan po sa mga marka na kung saan ay nakaukit sa bato. Itong mga markang ito na kung saan ay may mga drilled holes at may mga animal character o shapes na kung saan ginawa ng mga Hapon nung sila po ay nagtago ng kayamanan. Bago natin umpisahan ang ating pagdidecode, mga ka-treasure hunter, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga ida-download kong videos. At sa mga nagpapa-shoutout, mga ka-treasure hunter, pasensya na po kayo sapagkat hindi ko po nagagampanan ang pag-shoutout o pagtingin sa aking mga ilang messages na kung saan nariyan sa aking YouTube channel sapagkat tayo po ay napaka-busy. At marami po tayong ginagawa, wala po tayong oras na mag-shoutout sapagkat sa dami po ng mensahe na nariyan sa loob po ng ating YouTube channel ay natatabunan po ang mga message. So pagpasensyahan niyo na po ako. Sa susunod, kung makita ko po yan ay ilalagay ko po yan sa aking mga vlog, yung mga nagpa-shoutout. So continue po tayo sa ating topic na kung saan pagdidecode sa isa po sa treasure site ng ating ka-TH. Mula po ito sa Mindanao, sigurado ako sapagkat maaring kung hindi ito Tausug, Maguindanao or nasa lugar po ito ng kami Maguindanaoan na atin pong napapansin ang kanilang salita na nasa grupo po na nabilong sa Mindanao. So una po natin i-decode ito, mga ka-treasure hunter, itong dalawang butas. Ang ibig pong sabihin niyang dalawang butas na yan ay tinatawag na lumang daanan. Yung tinutukoy po niyan ay ang mga lumang daanan, yung dinadaanan ng tao, mga trailway. So yan pong dalawang butas na yan ay tumutukoy sa mga sinaunang daanan na maaaring doon na ilibing ang mga iba sa itinago ng Yamashita Treasure. Pansin nyo ba yung guhit na yan na dalawa na ang ibig sabihin ay tumutugma doon sa drilled holes na ang ibig sabihin ay lumang daanan. So yung dalawang guhit ay maaaring simbolo po ng daanan. Yan po ang tinutukoy niyan, mga ka-TH. Isa din po sa tinutukoy ng dalawang guhit na yan ay maaaring dinadaanan ng tubig. So yung pong mga dinadaanan ng tubig ay possible din po sa tinutukoy ng dalawang guhit at yung dalawang drilled holes. Pansin nyo ba yung parang letter C na kanyang tinuturo na nakataob? Ang ibig pong sabihin niyan, mga ka-treasure hunter, ay tunnel. So maaaring sa gilid ng bundok na nakapalibot dyan ay may sikretong butas at papasok dyan sa ilalim ng burol na kanilang kinatatayuan. Sapagkat yung guhit na yan ay, ang ibig sabihin yan ay yung boundary na kung saan boundary ng itinakip na lupa mula po doon sa kanilang ginawang hukay. So yung pong guhit ay boundary ng takip o tabon ng lupa mula po sa itaas. Sapagkat yung space na nasa itaas ay para siyang bundok at yung guhit ay represents ng tinatawag na boundary na kung saan hanggang dyan ang
sakip ng lupa na kanilang ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So yung main deposit po ay ang tinutukoy nito, yung boundary, ito po ang boundary, yung guhit, at yung remaining na bato sa itaas, yan po ay bundok. So yun po ang takip na ang ibig sabihin niya, yung bundok ay maaaring tinapalan, at yung guhit na yan, yan yung boundary ng itinapal. Doon po, mula po doon sa ibaba, maaaring may mga butas na naitakpan at papasok dyan sa ilalim ng bundok. So yan po ang kahulugan yan, mga ka-treasure hunter. So kung nasa itaas kayo, yan pong tuktok na yan na parang bundok sa itaas, at yung guhit na yan ay doon yan galing sa ibaba. Yun, doon po ang entrance. So ang sentro ay dyan sa itaas. Kung hukayin ninyo, medyo malalim kapag dyan kayo dumaan sa itaas. So yung mga maliliit na deposit po, kagaya nitong tinutukoy ng dalawang butas, ay maaaring isa sa tinatawag na given or giveaways. So yung pong mga drilled holes na triangular dyan, ang tinutukoy niyan ay treasure lamang. Ang meaning niyan ay treasure, na kung saan yan ang pinapahanap niya. At ang dalawang butas na yan, ang drilled holes na yan ay ang tinutukoy ay lumang daanan or mga dinadaanan ng tubig na siyang tinutukoy po ng drilled holes at saka yung dalawang guhit na yan. So yan po ay given na ipinapahanap ng sino man ang maghanap ay maaaring makakatagpo niyan. Yan po ang tinatawag na giveaway. Maaaring ang main deposit ay yun pong tinutukoy nung malaki na yan na may guhit na bundok, tinakpan na bundok, o maaaring tinapyas nila muna yung bundok na yan at tinapalan, o maaaring hindi ganun kataas yan dati at tinapalan na lamang ng mga Japanese Imperial Army gamit ang mga bihag nilang tao noong unang panahon, sapagkat kung sila lang ay maaaring mahirapan sila sapagkat medyo marami-rami ang lupang itinambak dyan, mga katiets. So hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi, at sana po ay mayroon tayong napulot na aral, at kung mayroon po kayong alam tungkol po sa ipinadala na video ng ating ka-treasure hunter, ay pakidagdag na lamang po ng comments sa ibaba. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyong panunood. Tapos ito yung dalawang butas. Ito yung dalawang butas ibaba ng bato. Tapos pagdating dito, may mga butas rin. Ito po. Sa ibabaw ito. Tapos, bababa ako. Ayan. Ito po. Ito po yung parang dalawang guhit. Ayan. Ayan, dalawang guhit. Ito. Tsaka ito. Hindi yan sinadya na ginuhit, sir. Dati na yan, ganun. Tapos sa baba niya, parang may, ano to, abo ng siminto. Parang buhos, ano yan? Ano yan? Color gray. Color gray yung nahulog sa lupa. Tapos dito, sir, may line din, parang kanal. Ito. Yan. Dito meron din, oh. Dito meron din, sir. Pampunta sa baba. Yan. Ito yung, parang ito, linya rin siya. Parang line din. Pampunta sa baba. Tapos dito sa taas naman niya, ito. Ito, line din. Pampunta ganun. Yan. Pampunta doon. Parang tinuturo niya yung isang bato na may drawing sign din. Dito sa area namin, ito lang yung bato dito, wala nang iba. Itong dalawa lang. So, pupunta tayo sa ikalawang bato. Oh! Pupunta tayo dito. Ito yung bato, ikalawang bato. May line. Ito. Parang ito, parang nasa ibabaw lang siya ba? Ito. Dito tayo magsimula. Ito yung ikalawang bato. Actual video niya. Dito may kumikindap. Dito na part, sir. Parang basa.
Ang kumikindat siya. Yan. Hindi masyado makita. Pero kumikindat dito na part. Yan. Tapos ito yung linya niya. Pag ganun. Pulos. Ito. Ayan. Ayan. Tapos sa ibabaw niya may inyog dyan. Pero sa dito sa area, ito lang talaga yung dalawang bato lang meron dito. Wala nang iba. Ito siya. Isag-sirin. Pwede gamay lang. Ayan. Ito yung dalawang bato. Ayan, karamang karababa. Ito yung first na bato kanina.